today's video is another concerned video po. Ang sabi niya is, tips naman po, ma'am, how to make your vagina taste good. Honestly, hindi ko magawang pababain yung partner ko kasi worried ako. Pag nag-stay siya doon, baka may maamoy siya na hindi niya magustuhan. Siyempre, naiintindihan kita, ayaw naman natin ma-turn off or mag-gross out yung mga partner natin kapag nakatikim sila ng hindi magandang amoy or hindi magandang lasa dyan sa ari natin. Kinakailangan talaga, siyempre, mag-prepare tayo kapag meron tayong intimate doon sa mga partner natin. But before that, eating healthy is important. Napakalaki po ng impact sa diet natin nung magiging amoy nung discharge natin. Tulad ng pagkain ng sugary food, ano, or mga processed foods or meat, pwedeng mag-decrease yung pleasant na amoy ng ari natin. Kaya dapat po cautious tayo sa mga kinakain natin dahil kung ano yung kinain natin, nagiging amoy din nung discharge natin. Number one, make sure na kumain ng maraming fruits and maraming vegetables. Huwag din kalimutan na dapat sapat yung tubig na supply sa katawan natin. Kasi pag hydrated tayo, nadidecrease yung intensity ng ihi natin. Dami mong kinakain na junk foods, processed food, matatamis na pagkain, mahilig ka sa karne, then kulang naman sa tubig yung katawan mo. Nagiging matapang ngayon yung urine natin na pwedeng makaapekto sa lasa at amoy ng ating vagina. Kaya dapat mas marami po ang pagkain ng mga vegetables, fruits, and water. Number two, kung nasa bahay ka lang naman, huwag ka na magsuot ng underwear. Or kung magsusuot ka, make sure na cotton yung gamit mo. Maninipis. And huwag masyadong masikip yung inyong underwear para nakakahinga yung ating down there. Kung magsusuot ka naman ng mga jeans, make sure din na hindi ito masikip. That way, hindi masyadong nagpapawis. Important kasi na dry yung area na yan. Kasi pag palaging pinapawisan yan, ano, so magandang pugaran ng mga bacteria yan kapag masikip at nagsisweat yung ating down there na pwedeng mag-lead sa unpleasant odor. Or, mas worse, magkaroon ng infections. Another thing, gumamit po ng mga unscented or yung mga mild lang, ano, na scent na panghugas dyan. Kasi ang ari po ng babae ay very sensitive sa mga chemicals, lalo na po kapag ito ay strong chemical. So, make sure po na ang gamitin ninyo ay yung mga panghugas na merong mga mild formulation. Isa po sa nire-recommend ko ay ito. Highly recommended po kasi merong mild formulation po iyan na mabibili nyo lang ng 198 pesos sa Shopee Lazada. It helps you also to moisturize and brighten down there. So, kung medyo makulimlim yan, best is gamitin nyo ito. Kasi ang paggamit po ng matatapang na soap ay pwedeng maka-harm sa pH level ng ating ari. Matapang na amoy, that means matapang din po yung chemical. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong panglalaki. Last one, para naman ma-improve ang smell nito at ang taste nito during pakikipagtalik. Better na uminom kayo ng cranberry juice kasi may mga reported study na po na nag-i-improve ang taste ng ating discharge kapag ka umiinom tayo neto bago tayo makipagtalik. So, kung gusto mong medyo matamis-tamis ang lasa nito bukod sa naghugas ka na ng mga mild formulation ng mga feminine wash, uminom ka pa ng mga pineapple juice, mga yogurt, ganyan, or cranberry juice. Bukod sa maganda ang amoy, matamis-tamis ang lasa, nakakatulong pa ito para ma-prevent or fight UTIs or yung urinary tract infection na tinatawag. Hindi man ganun ka-effective ito, pero makakatulong po ito. At kung sakaling gagamit kayo ng mga lube, no, better na gumamit kayo ng mga scented or mild lang
yung amoy. Kasi ang paggamit ng lube ay makakatulong para mag-increase yung sensation, especially kung may mga menthol flavor ito. Iwasan lang po yung mga chemical na nagko-contain ng glycerin, kasi yung glycerin dapat niyan pang external, hindi po yan pang internal. Kasi pwedeng mag-contribute ang chemical na to kapag pumasok sa loob ng ari ng babae ng yeast infection. So, beware of chemicals containing glycerin. And syempre, of course, huwag kalimutan na mag-shower muna bago makipagtalik sa mga partner. Kasi tayong mga babae, lagi tayong ingat, ano? Lagi tayong conscious kung ano yung amoy natin, kung ano yung itsura noon kapag tayo ay makikipagtalik. Well, in fact, ang mga partner natin, hindi lang naman yan ang laging tinitingnan nila. Kasi ang laging in-after lang ng mga kalalakihan is makipagtalik sa inyo at bigyan nyo sila ng isang bonggang PJ, ano? So, kaya ang mga kalalakihan sa kanila, hindi sila masyadong concerned kung ano yung itsura ng kanilang down there. Dahil ang laging concern yan is mag-penetrate lang naman. Tayong mga babae, palagi tayong concerned sa lasa, sa amoy. Nagbabago ang amoy talaga niyan kapag meron tayong menstrual cycle, kapag nandun na tayo sa menopause stage. Normal talaga na may changes ang amoy nito. Huwag mag-alala. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako ng tips sa inyo. At kung nagustuhan niyo pong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-ingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!